Disclaimer, para sa mayari ng bidyong to, ginagamit natin kay Parikoy TV at Ma'am Michelle Pantalyon Ramos. So shout out dyan sa inyong mga idols. So, inano natin tong video para at least may upload tayo sa kaganapan dito sa Ground Zero. At mismo sa lugar nito ay napuntahan na po natin. At sa unang araw po ng pagre-rescue doon, no, sa lugar na to. So tingnan natin sa unahan kung ano nang status sa Ground Zero, mga idol. Tara, samahan niyo ako. So ito ngayon ang kaganapan dito. Patuloy pa rin ang rescue operation na ginagawa ng ating pamahalaan. At itong kabahayan na to, mga idol, ay malapit, no, sa tagiliran ng mismong trahedyang nangyari dito sa Masara landslide. So yun yung bundok na yun. At unti-unti na pong na papatag sa Bisaya pa, no, ang sitwasyon dito. Dati kasi matarik ito daanan. So nakadaan ako dito mismo sa gilid ng bahay na to, kung sino man ang nagmamayari nito. So sana ay walang namatay dito sa mismong bahay na to, mga idol. So yun ang hindi pa na bubungkal, no, ng mga bakho, hindi pa na dig nila. Kinahanglan pa ang iba yung paghuhukay upang sa ganun ay makukuha na yung mga bangkay. So ilang araw na galing sa nangyaring masamang trahedya sa Masara, Davao de Oro. So ayan, mga idol, ang bakho still operating now. At maraming mga ekwipo dito galing sa iba't ibang munisipyo po, at lalong-lalo na sa probinsya ng Davao de Oro. Ayun, yung bundok kung saan nanggaling yung napakalaking landslide. So sobrang layo niyan. Zoom lang ng cam para at least makikita natin. At yan, still operating ang mga bakho na yan. At naghahakot yung dump truck na yan ng lupa na nakatambak dito galing sa pangyayaring landslide, mga idol. So ayan, puntahan natin doon sa ibang bahagi ng Ground Zero. At may ano dito, yung kutsi na parang estrada na natabunan, kulay pula. So iba yung marigold, kasi ito yung marigold, mga idol. Ito yung marigold na may nakita tayong kamay ng tao at nakalublob talaga sa lupa, mga idol. So ito na ngayon sa taas, yung isang estrada yata to, yung kutsing nadagana, no, at naabutan pa. At parang nasundot siya time na nagkaroon ng landslide po. At talagang nayupi ang sasakyan na ito, mamahaling sasakyan, no, luxury vehicle. So ganyan katindi yung hagupit ng landslide na ito. Sobrang lawak po. Ang round radius nito ay umabot ayon po sa Project NOAA, no, na 1.9 kilometers yung kung iikutin mo ang kabuuang ano nito, lawak po ng naging kabuuang lawak ng landslide na ito, mga idol. So sa ngayon ay patuloy pa rin ang retrieval operation ng ating mga magiting na bayaning rescuer. At siyempre at ang ating pamahalaan ng Davao de Oro ay hindi nagpabaya sa rescue retrieval na ito, mga idol. So milagro na po nasa buhangin yan na tinuturo, no, na may buhay pa. So Diyos na lang ang nakakaalam kung may buhay pa talaga dito sa ilalim na nadaganan at natabunan ng napakalaking landslide na galing diyan sa bundok na yan, dito sa Zone 1, Masara, Mako, Davao de Oro.